Isang low pressure area ang nabuo sa silangan ng Luzon. Narito ang buong kwento. Nasa layong 265 km east ng Infanta, Quezon ang nasabing LPA. Sa wind map ng Metro Weather, hindi na ito lalakas at magiging bagyo dahil naapektuhan ito ng hanging amihan na umiiral sa Luzon. Magpapaulan ang LPA sa Southern Luzon. Maghapon din ang ulan sa Cagayan Valley at Cordillera na minsan ay malalakas. Pinapayuhan naman ang mga residente sa Cagayan Valley region at sa ilang bahagi ng Central Luzon na maging alerto at handa sa posibleng mga pag-ulang idudulot nito at dahil na rin sa malalakas na hanging amihan na posibleng magdulot muli ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area kaninang alas 3 ng umaga. Nakita ang nasabing LPA sa may Bubulong Monte sa San Ildefonso, Bulacan. Mababa ang chance nitong maging bagyo at posibleng mawala rin sa mga susunod na oras. Hindi na ito lalakas dahil sa hanging amihan na umiiral sa Luzon, na ang ibig sabihin ay malamig kasi ang hangin, kaya kalaban ito ng LPA. Dahil nasa lupa ang LPA, kaya lalong mababa ang chance ng maging isang bagyo ito. Bumagsak naman sa 9.9 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad, Benguet kahapon ng umaga. Sa ngayon, ito ay ang pinakamababang temperaturang naitala ng pag-asa ngayong amihan season. Dulot ito ng malalakas na hanging amihan o monsoon surge na umiiral sa Luzon. Maging handa sa maghapong ulan ang mga taga-Cordillera, Cagayan Valley, Quezon, Mindoro provinces na umaga pa lamang ay may ulan na sa Central Luzon, maging sa ilang bahagi ng Calabar Zone at Bicol Region. Pagdating naman ng hapon ay mas malakas pa ng mga pag-ulan ang inaasahan sa mga nabanggit na lugar at posibleng magdulot ng mga pagbaha. Apektado rin ng Easterlies ang buong Mindanao, kaya asahan ang mga localized thunderstorms na maaari magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Mula umaga naman ay may pag-ulan na sa Eastern Visayas, sa Samar at Leyte provinces, maging sa mga rehiyon ng Caraga at Davao. Pero sa hapon ay mas malalakas na ulan ang inaasahan sa malaking bahagi ng Mindanao, sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARMM hanggang sa Caraga at Soccsaryan region na pwedeng magdulot ng mga pagbaha. Posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ngayong araw ay magiging makulimlim sa Metro Manila maghapon. Katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan ang mararanasan sa Dinagat Islands, Surigao del Sur, Agusan del Sur, kabilang dito ang Bayugan, Esperanza, Prosperidad, kabilang din ang Davao Oriental, kabilang dito ang Boston, Katiil at mga kalapit na lugar. Katamtamang pag-uulan naman ang mararanasan sa Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Davao Occidental at Lanao del Sur. Katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan naman ang mararanasan sa Aurora, Isabela, Quirino, Cagayan, Abra, Apayao, Kalinga at Ilocos Norte. Makararanas ng malakas hanggang sa katamtamang pag-ulan ang Cebu, Leyte, Biliran at Eastern Samar. Makararanas rin ng katamtaman hanggang sa malakas na ulan ang Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Northern Samar, Romblon, Marinduque, Nueva Vizcaya at Masbate, kabilang dito ang Burias at Tikau Island. Nakararanas na ng mga mahihina hanggang sa kung minsay malalakas na buhos ng ulan ang ilang bahagi ng Central Luzon at sa hilagang bahagi ng probinsya ng Quezon at Rizal, bunsod ng mga makakapal na kaulapan na nabubuo na dala ng isang LPA na nasisilangan pa rin ang Luzon. May kasunod bang bagyo? May LPA na binabantayan ngayon ang pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero mababa ang chance nitong maging bagyo. Wala ring ipinapakita ang parehong ECMWF at GFS model na posibleng bagong bagyo na mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa katapusan ng Nobyembre. Base sa ECMWF,
Isang potential na LPA ang posibleng mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa darating na December 5, 2020. Pero sa ngayon, wala pang ipinapakitang major developments para dito. Base naman sa GFS, isang potential na bagyo naman ang posibleng makaapekto sa Bisaya sa December 5, 2020 at makikita na posibleng masundan muli ito ng isa pang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility na katulad na ipinapakita ng ECMWF. Ang MGO ay kasalukuyang patungo na sa Maritime Continent at Northwestern Pacific, kaya naman asahan na ang pagiging muling aktibo ng pamumuo ng mga sama ng panahon. Posibleng sa una hanggang sa ikalawang linggo ng December, posibleng magkaroon ng sunod-sunod na LPA at posibleng isa rito ang maging bagyo. Kung maging bagyo ang isa sa mga LPA, ay papangalanan itong Bagyong Biki. Sa December 6 ang forecast na yan ayon sa GFS. Tatlong sama ng panahon o LPA na ang patuloy na binabantayan ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility at bagamat mababa pa rin ang tsansang maging mga bagyo, ay inaasahang magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan sa bansa sa mga susunod na araw. Nasa West Philippines na ang unang nabuong LPA na magdamag na tinawid at nagpaulan sa Central Luzon at sa ilang bahagi ng Calabar Zone at sa Metro Manila kagabi. At ngayon patuloy nang kumikilos papalayo ng bansa at inaasahang tuluyang malulusaw. Isang shallow LPA naman ang nabuo sa timog silangan ng Mindanao. Ngunit hindi inaasahang magiging ganap na bagyo, pero magdadala ng mga pag-ulan sa Davao Region at sa Caraga Region na posibleng magdulot rin ng mga pagbaha at paguho ng lupa. Samantala, isa pang shallow LPA ang nabuo sa Pacific Ocean at base sa mga forecast model ay inaasahang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong weekend at babantay natin ito kung magiging isang ganap na bagyo bago tuluyang makaapekto sa bansa sa susunod na linggo. Patuloy namang magdadala ng maulap na kalangitan na may tsansa ng mga pag-ulan o thunderstorms ang malalakas na amihan at mga easterlies sa silangang bahagi ng bansa. Ngayong araw na posibleng magdulot rin ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mababang lugar. Maaari pang magbago ang forecast na ito, kaya mag-antabay lang para sa aming ipinapalabas ng mga bagong updates. For more weather updates, don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the bell icon upang updated ka sa mga ganap.